Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meichang Amay from Japan, Capricorn Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, crosswatcher, at sa mga backpast dyan. Welcome na welcome kayo sa bayan ni Ate Amay. Ay, ito pala is taon na nakakonnect kay Capricorn. Hindi ko na i-explain kasi every month naman natin ito ginagawa. Maraming salamat din sa nakataba na puso yung mga comments. Sa halos lahat kayo is resonant. Yung comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makukulang lang yung energy nyo, makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo po na energy nyo lang yung makuha natin, nasa baba po ng video nito, how to contact me. Maaring ito is a vice versa, general reading tayo, no? Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Maaring kung sino yung kakonect mo, no? Maaring nanay mo, tatay mo, kapatid mo, syota mo, asawa mo, no? Yan. Let's begin. Tao na nakakonect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn? Show me, show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Capricorn. Anong nararamdaman mo kay Capricorn si Shoni? Ayun ako. Sorry. Naging dalawa. The Queen of Cups. The Devil. Tingnan natin ha. Bakit Devil? Ano yung intention mo kay Capricorn? The Three of Wands. What is your behavior toward Capricorn? The World. Ano nararamdaman mo, Capricorn, sa tao na to? The Five of Swords and the Blind Spot sa koneksyong ito. The Four of Swords. Anong energy mo, Capricorn, sa buwan na to? June 20, 2024. The Hierophant and the Queen of Wands Universe. Universe, ano pong advice? The Moon. And overall energy po ni Capricorn. The Chariot. Okay. Bakit? Ano ba to? Bakit Queen of Cups and the Devil ang nararamdaman mo kay Capricorn? Nagbaliktaran. Okay, nararamdaman niya sa'yo, Capricorn, ikaw yung tao na, oo, minsan, siguro ano, hindi yung mabait ka naman daw. Mabait ka, minsan, tahimik ka lang, tapos, minsan, ano, hindi yung part na, hindi ko alam kung minsan, anong naiisip mo? May addiction ka ba? Ganyan? Sabi dito, minsan parang nararamdaman niya, hindi ka daw masaya. Siguro parang sinasabi niya na may pagka makasarili ka or sakim ka, ganun. Siguro, kasi, siguro more on self ka, ano. Kaya Capricorn, kaya ganun na iisip nito. No. Kasi parang, hindi yung parang sakim siguro to, ganyan. Kasi puro sarili. Tapos sabi niya, parang hindi siya masaya. Ganyan, parang andun palagi yung parang hindi ka masaya sa family, hindi ka masaya sa relationship. Parang nakikita niya yung wala kang sigla, wala kang saya. Ganun. I don't know kung unsupportive ka rin, no? Nakikita ko dito. And then, nahandun din yung parang sinasabi niya na parang kulang ka sa confidence. Parang nagdududa siya sa'yo eh. Yun ang nakita ko sa kanya. Parang may pagdududa siya sa'yo. Parang feeling niya,
bakit hindi to masaya sa akin, hindi siya naging masaya sa akin, wala siyang saya, bakit ganun, parang ang lungkot niya. Siguro hindi ako sapat. Siguro may kulang sa akin. Siguro ganun, parang, kasi siguro yung ano mo, Capricorn, yung pinapakita mo dito sa tao na to, iba. Kaya siguro yung naiisip niya, ganun ka. Na hindi ka masaya sa kanya. O hindi ka masaya sa relasyon na to o sa family na yun, no? Bakit intention mo is the Three of Wands? Bakit the Star? Six of Cups. Alam mo, intention niya sa'yo, ano? Parang, hindi ko alam, parang malayo. Malayo po, malayo siya sa'yo. Parang ano, hindi niyo naaalala ka niya. Intention niya, namimiss ka niya. Sinasabi niya, soulmate mo siya. Hindi yung mga pagpaplano ako nakikita dito. Bakit parang ano, kulang? Parang wala yung saya. Naghiwalay ba kayo? Ikaw ang umalis, Capricorn. Either ikaw ang umalis o siya ang umalis. O kung sa mag-asawa kayo o magka-relasyon kayo, hindi nyo hindi talaga kayo totally close. Oo, nag-uusap kayo, pero hindi kayo close na sobra. Ganon, paaring maaring hindi kayo ganon, walang closure gaano. Maaring ganon, no, sa hindi naghiwalay. Pero sa tingin ko, sa iba dito, yung naghiwalay, may umalis. Umalis ka ba? Parang umalis ka, Capricorn, dito. Parang ba't ka daw umalis? Ganon. Parang hindi siya sa naghihintay siya kasi naalala ka niya or vice versa to. Oo, hindi siya ngayon, hindi siya masaya. Or maaring umalis ka kasi hindi ka daw naging masaya. Maaring ganon sa relationship. Parang hindi yung part na nilet go mo siya or vice versa, no? Bakit the world ang behavior mo? May Capricorn. Bakit po? Sabi niya dito, ano, handun yung behavior niya sa'yo, parang handun nga, wala nga kayong closure, hindi kayo gano'n nag-uusap, ganyan, parang handun yung part na, parang moody ka, either siya ang moody or yan, moody. Parang nahandun yung, nakikita ko dito yung, hindi ko alam kung nag-away kayo, or something na, may isa sa inyo mainitin ang ulo eh, no? Maaring ganon. Or hindi lang talaga kayo nag-uusap nito. Yan, isa naging makasarili. Isa sa inyo naging makasarili dito. Siguro minsan nagsusungit yung isa, no? Seloso. Pero nakikita kong pinaka-point dito, hindi kayo nag-uusap. As in. Parang pareho kayong tahimik. Walang pag-uusap sa inyo, no? Kaya hindi kayo nagkakaintindihan. Ay, meron pa pala. Bakit Five of Sword ang nararamdaman mo? Capricorn, dito sa taon na to. Bakit Five of Sword? Okay, nararamdaman mo sa tao na to. Medyo nalulungkot siya, no? Hindi yung mga pag-aalala, hindi nakapagtutulog, stress, may wino-worry nga, ganun nga. Maaring may anxiety, maaring palagi nagkaka-nightmare or something ganun. Na, ang layo nyo eh, no? Ang layo nyo sa isa't isa. Sobra. Ang nararamdaman niya sa'yo, ano eh, yun nga, hindi nakapagtutulog. Ka,
either ikaw o ito, no, ba, itong tao na to, no, Capricorn, nararamdaman niya rin sa'yo na, Capricorn, nararamdaman mo sa kanya, ha, ito yung nararamdaman mo sa tao mo, kung nakabalibaliktad na po. Yun, yun nga, ay, hello, dalawa o, five of sword, hello. Yun, yung parang ano, parang, I don't know, nagiging emotion eh. May sadness, may pag-aalala, may worry, lungkot, maari may inaalala na situation. Basta hindi talaga yung loneliness, feeling disconnected kayong dalawa, as in. Wala, yung feeling loss sa inyong dalawa, nakikita ko. Parang hindi yung deep unhappiness. Parang hindi ka masaya daw, sabi ni Capricorn. Nararamdaman niya ngayon, depressed ka. Dami kang inaalala sa buhay. Bakit? Tingnan natin, Four of Swords and the Blind Spot. Bakit? Dami lumabas. Ay, nabaliktad ako ah. Sige lang, baliktad yan. Baliktad yung card ko. Wala, ibig sabihin. Maganyan siya, taligtad talaga siya. Or baliktad to eh. Five of Pentacles. And the King of Pentacles. Tingnan ko na, bakit? Bakit King of Pentacles? Ano ba itong ano ko? Baraha ko? Balibaliktad? Nakakainis naman. Ang sabi dito, ano daw? Ang hindi mo alam sa connection ito, Capricorn. Ano to? Very patient. Itong tao na to. Very patient siya. Siya yung tao na focus sa lahat ng bagay. Kumbaga, meron siyang objective. Yun. Hindi siya focus siya doon. Hindi mahilig din siyang mag-ipon ng money. Focus siya sa mga hindi siya gaano bumibili ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, no? Siya nakatahandi din yung mahilig siya magplano for the future, no? Sa nakikita ko dito. And then andito na, na parang kailangan niyang mag-rest. Bakit? No? Sa nakita ko dito, maaring itong tao na to is may sakit o may nararamdaman or very busy sa buhay. No, sa nakita ko dito, itong tao na to, Capricorn, maaring may malaki o maliit na business siya. Kumbaga na hindi niya pinagkakaperahan. No, kaya siguro parang kailangan niya ng peace, mental peace, kasi hindi siguro pagiging niya focus dito sa lahat ng ginagawa niya. Kasi focus siya sa future eh, ang dami niyang plano related ang future. Kailangan gusto niyang maging stable ang buhay nito. Stable ang buhay niya. Baka may sakit din siya, no? Sa nakita ko, baka palaging sumasakit yung masama pakiramdam siguro, no? Nakita ko, baka masakit ulo niya, paa niya, o may illness siya. Again, nakikita ko sa kanya. Tsaka very patient siyang tao, sa nakita ko. Bakit Queen of Wands ang energy mo at the Hierophant? Inverse. The Nine of Wands. Nakikita ko naman sa'yo, this month of June, Capricorn. Andun na may pagiging, religious person mo. Mabait ka. Minavalue mo yung anong meron ka. Ano? So, nakita ko dito. And then, minsan, siguro, nahandun yung pagiging, hindi ko alam kung may friend ka. Parang wala kang friend. Siguro, limited, no? Ang friend mo, no? Sa nakita ko dito. Pero, hindi naman yung sa mabait ka. And then, nakikita ko rin dito na parang, hindi yung, you're always be excited, may excitement ka, always, sa mga bagong gusto mong gawin. Yan. Nakikita ko dito. Tsaka, ikaw rin yung tao, Capricorn, na mahilig kang sumubok ng bagay-bagay. No, sa nakita ko dito. Misa, nagsisinungaling ka rin, Capricorn. May pagka-unfaithful lang, ganyan. Yung iba ganun, unfaithful. Siguro, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo.
yun na nakita ko, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, handun yung, I don't know why, pero siguro handun yung part na napanghihinaan ka minsan ng loob. No? Tingnan natin. Bakit the moon po ang advice nyo kay Capricorn Fission? Salamat po. Palabos. Nabairo ka ba, Capricorn? Okay. Ang advice niya sa'yo, kailangan mo lang daw lakasan yung loob mo and be maging totoo sa sarili. Harapin mo yung takot mo and then yung emotion mo and be independent. Kumbaga, lakasan yung loob, yung makontento, ganun ang nakikita ko dito. And then, follow your heart, syempre. You need to follow your heart, no? Tsaka, mahalin mo yung mga tao o yung anong sitwasyon na meron ka ngayon, no? Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Yan nga, and syempre, sabi dito with the Nine of Cups, yun nga, kamtin mo yung gusto ng puso mo. Lalo na, makakabuti ito sa'yo or sa family mo, no? Okay. Maaring may nagugustuhan ka, Capricorn? Sa iba dito, siguro may nagugustuhan kayo o meron na kayong minamahal na bago. No? O kaya sa iba naman dito, sa trabaho or sa shifting ng sarili, ganyan. Kumbaga transformation, maaring ganyan. No? Baka gusto mo pang mag-transform more in a good way, no? Ay nakikita ko. The Chariot. Bakit Chariot overall energy mo? Ibig sabihin, you are starting a new beginning sa buhay mo. And you look to the future na kailangan maging stable ang buhay mo. Na kailangan maging stable ang kaperahan mo, no? Sa nakita ko, stability mo, ang trabaho mo. Yun ang nakita ko. You are moving forward and you want to give effort naman dito sa sitwasyon na to. No, to make a new beginning, yan, yung mga minamanifest mo, abundance and prosperity. Yan, nakita ko ito. Nakita ko rin dito na magiging mabilis ang pasok ng blessing sa'yo. Capricorn, no? Don't worry, magiging mabilis ang blessing. Maraming blessing na darating sa buhay mo. Yes, tingnan mo. Oh. Magaraming blessing na darating sa'yo. Arigato namasay, God bless.